sa'yong pag-ibig sa'kin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Biyernes sa ating huling linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang mga karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, pati matatali kong kaibigay nagahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan.
Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kaaway mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitinag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali at ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang puon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Magsitayo pong lahat. Salita mo, Kristo mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo at tumakay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudiyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudiyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos nga ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok na noong una'y pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At do'y maraming sumampalataya kay Jesus.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Uli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan nating nakikiisa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung inyo pong nasusubaybayan ang mga mabuting balita nitong mga nakaraang araw, patindi ng patindi ang sagutan ni Jesus at ng mga Hudiyo, ng mga Pariseo. Ito po'y sinadya ng liturhiya upang ihanda tayo sa ating pagninilayan sa susunod na linggo, simula ngayong linggo. Ang tawag po diyan ay mga mahal na araw. Malapit na po, ngayon po ay Biyernes na bago ang mga mahal na araw. Kayo po ba'y may plano na para sa mahal na araw? Di ka ho'y wala nang pasok ng Miyerkules Santo ng hapon. Kasarap nang magpunta sa beach. Mahaba-habayo. Miyerkules ng hapon, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Masarap magtampisaw sa dagat habang namamatay ang Diyos. Alam po ninyong kaya holiday ang mga araw na iyan para panatilihing banal at paalaala sa ating lahat ang mga araw na iyan ang mga pinakabanal na araw ng mga Katoliko sa buong taon. Lalo na yung Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria. At ito'y matagal na nating pinaghahandaan. Patapos na ang ating 40 araw na paghahanda. Eh, kumusta na? Saan na po kayo dinala ng inyong pagbibisita iglesia? Saan na kayo dinala ng inyong pagsasakripisyo? Kayo ba'y pinabait na ng hindi nyo pagkain ng karne kapag Biyernes? Kayo ba ay pinabanal na ng inyong pagdadasal, ng pagpunta sa mga simbahan para mag-istasyon ng krus? Saan na po tayo dinala ng ating mga gawaing ito? Sapagkat mga minamahal, nakakalungkot na kapag ganitong mga mahal na araw, istasyon din eh, istasyon doon, bisita iglesia, pasyal sa simbahan, luhod-luhod, simba-simba. Pero mataray pa rin naman. Pero masungit pa rin naman. Galit pa rin naman sa kapitbahay. Chismosa pa rin naman. O isa na ho tayo dinala nitong mga mahal na araw na ito. Ay baka kayo ay dayo pa dito sa pambansang Dambana. Kahit ulang-ulan, ki-istasyon kayo maya-maya. Pero pag uwi sa inyo, kachismisan mo pa rin yung kapitbahay mo. At alam mo kung pinag-uusapan ninyo, yung kasama mo sa pilgrimage na ito. Diga? Pinag-uusapan ninyo, kala mo ikaw si Mare, kala mo'y bagay sa kanya ang kanyang suot na bestida kanina, ay samang-sama naman. Pero galing kang simbahan. Ito po ang mga paalaala, mga minamahal. Tayo napapatawa at sadyang nakakatawa. Pero saan na tayo dinala ng mga gawaing ito? Sapagkat kay Jesus, napakalinaw. Kahit siya'y maraming tumutuligsa sa kanya, alam niya kung saan siya pupunta. Alam niyang siya'y maghihirap para iligtas ka. Ay tayo, kapag ka nahirapan ng kaunti, tama na. Pagka may sakit na kaunti, reklamo na. Magka may problemang kaunti, tinatamad ng sumimba. Ay tingnan niyo yon. Ayan ang Diyos na sinusundan natin eh. Kaya huwag kayong magtataka kung ang buhay nating mga Katoliko, may problema, may krus. Miyat-miyat may pasakit. Eh dahil ang Diyos na sinusundan natin, ayan,
Niyakap ang krus. Kaya nga po mga minamahal, sana itong ganitong mga pagbisita natin sa mga simbahan, pag-iistasyon, pagtitiis kaunti ng gutom, pagsasakripisyo, ay dapat unti-unting naglalapit sa atin kay Kristo. Unti-unting nagpapabait sa atin. Alam po ninyo kung kayo sanay na makipagchismisan, ngayong mga mahal na araw, kahit ngayon lamang, kahit Webe Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria, huwag tayong magkasalat umiwas. Kahit kayo sa Linggo na uli ng pagkabuhay, makipagchismisan. Kahit alas 4 pa lamang ng madaling araw, puntahan na ninyo. Basta ngayong mga mahal na araw na ito, ay pilitin nating magpakabuti ng kaunti. Sapagkat ito ang mga araw na talagang tayo dapat lalapit kay Kristo. Yung mga pagdadasal natin, dapat inilalapit tayo kay Kristo. Yung ating pagsasakripisyo, dapat inilalapit tayo kay Kristo. At kapag malapit kay Kristo, dapat ba ikaw ay madamot? Dapat ba ikaw ay mataray? Dapat ba ikaw laging magagalitin? Kaya sa inyo po mga nanay, sa Linggo na uli ng pagkabuhay kayo magbunga nga. Huwag ngayong mahal na araw. Papahingahin ninyo ang inyong mga bunganga. Ay, gigising pa lang sa umaga, ang panggising na ninyo sa inyong mga anak at sa inyong asawa ay ang inyong pagbubunga nga. Ay, di sira na ang maghapon. Hindi na natin natulungang lumapit kay Kristo ang mga tao. Tapos alam nyo ang pinagbubunga nga ninyo. Sinabi na ikang gumising ka ng maaga, late na tayo ng pagsimba. Tinan mo yan, alas 10 na, hindi pa tayo nakakaalis. Pero sisimba kayo. Kaya hamon sa atin mga minamahal, ano po? Paanyaya sa inyo, paanyaya sa akin at sa ating lahat. Huwag nating sayangin ang mga gawain ito ngayong mahal na araw. Huwag nating sayangin ang ating pagdadasal, huwag nating sayangin ang pagbisita sa mga simbahan. Nawa ang mga ito maglapit sa atin kay Kristo. Ito po ang hilingin natin sa banal na misang ito kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, ilapit niyo po ako sa inyong paghihirap. Ilapit mo po ako sa iyong pagtitiis. Nawa po ang mga gawain ko ngayong mga mahal na araw, ngayong panahon ng Kwaresma, ay maglapit sa akin tanging sa iyo lamang, yung handa laging magmahal, nagtitiis, nagsasakripisyo sa ngalan ng pag-ibig. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang dala ko, pagkat laging inibig sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong damban ay aming maganap. Upang sa paglahok namin lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag. Nang iyong dakilang pag-ibig sa lahat, napawang nais mong tubusin ang Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong si Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ay nagpalakad at nakirami sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kahindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maayag sa lahat. Ang maginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami hiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Apat na po araw.
Ang isasagawan second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tumo sa Kalbaryo, pinasal ang krus ng aming kasalanan sa hapis ng Birheng Mahal. Punais ko siya sa mahal. Panginoon, iyo pa'y tuluta makasalo sa'yo kahirapan. Masama ay mapaglabanan sa ayunot pagdarasal. Ngayon nga sa 40 araw. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain, manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code.
Pakiscan po nito at pakilagay ng ilang detalyeng hinihingi. Ito po'y tulong sa ating documentation program sa pagkalap natin ng mga impormasyon para sa ating turismong pangsimbahan. Umasa po kayo na aalagaan namin't iingatan ang mga private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng 2012 na Republic Act para sa private information. Ito po'y malaking tulong para sa ating ginagawa ngayon na pagkalap at ang programa sa ating pag-a-apply bilang isang pandaigdigang dambana dito sa Asia. Tayo po bilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng gawain ngayong mahal na araw ay nag-aanyaya sa inyo na mangumpisal na sa atin pong screen ang schedule ng ating regular confessions at simula po sa Lunes Santo, ang ating kumpisal ay maghapon hanggang mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. May mga pari po tayong magpapakumpisal sa ating Chapel of Reconciliation. Gayun din naman, tuwing araw ng Biyernes tulad po ngayon, ang huling Biyernes ng panahon ng Kwaresma, bago pumasok ang mahal na araw, tayo po ay mayroong istasyon ng krus sa ganap na alas 3 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Makikita nyo po sa screen, sa ating ding FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng pambansang dambana, ang mga schedule ng gawain ngayong mga mahal na araw simula Linggo ng Palaspas hanggang Linggo ng Pagkabuhay. Tayo po'y inaaniyahang magnilay at makaisa sa lahat ng mga gawain kabanalang ito. Bukas po, 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, ang ating mga healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis, una ay sa alas 9 ng umaga, pangungunahan ng ating mahal na Arzobispo Gilbert Garcera, at mayroon din sa alas 5 ng hapon, pangungunahan naman ng isang paring Indiano mula sa congregation ng SDB ng Don Bosco. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan para sa ating mga healing liturgy bukas. Maraming salamat sa inyo ang ating sunod na misa mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para dan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparnung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparnung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparnung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ito pong relikya ni Padre Pio na narito sa inyong harapan, sa bandang ibaba po sa inyong kaliwa, yan po ay guwantes na ginamit ni Padre Pio. May bahid po iyan ng kanyang dugo. Maaari niyong lapitan mamaya pagkatapos ng misa. Sa ilalim din po ng ating kampanaryo ay marami pang mga relikya. Normally po yung mga tela na may bahid ng dugo ni Padre Pio, naway magabayan niya tayo papalapit at pagyakap sa mga pagpapakasakit ni Kristo. Salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Pagsumikapang yakapin ang pagpapakasakit kasama si Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapit.